Binuntutan na naman po ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas na bahagi ng paghahatid ng supply sa Ayungin Shoal. Ang 9-dash line naman ay pinipilit ng China sa West Philippine Sea. Mapapanood umano sa Hollywood film na Barbie, kaya ipinagbawal sa Vietnam at sinusuri na rin ng MPRCB. Nakatutok si Rafi Tima. Noong nakarang buwan lang, binuntutan ng barko ng Chinese Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang naglalayag sa May Pag-asa Island. Ngayon, tila na ulit na naman ito noong umaga ng June 30. Sa mga tweet ni Raymond Powell, isang dating opisyal ng US Air Force at dating defense attaché, sinabi niyang dalawang Coast Guard ship ng Pilipinas na patungong Ayungin Shoal ang sinilubong ng isaumunong armada ng barko ng China, isang Coast Guard, apat na milisya at posibleng isang Navy vessel. May pito pa raw na Chinese militia ships na malapit lang sa lugar. Ang dalawang barko ng Pilipinas, ang BRP Malabrigo at BRP Malapascua, nagsisilbi noong escort para sa paghahatid ng supply sa mga tropang Pilipino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Tweet pa ni Powell, pagkatapos daw ng resupply mission, sinundan pa ng dalawang Chinese Coast Guard ships sa mga barko ng Pilipinas bago bumalik sa military base nila sa Mischief Reef. Nangyari daw lahat ito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, kaya paglabag ito sa UN Convention on the Law of the Sea. Sa kanyang tweet, ipinakita ni Powell ang posisyon ng mga barko ng Pilipinas at China. Hinihinga namin ng pahayag ang Chinese Embassy at ang Philippine Coast Guard tungkol dito, pati na ang Department of National Defense. Una nang sinabi ni Defense Secretary Guybo Teodoro na dapat pag-aralang mabuti ang panukalang dalhin na sa UN General Assembly ang paulit-ulit na pangaharas ng China. Ang nangyari, kinundin na ng ilang mambabatas. Reckless at irresponsable ito ayon kay Senador Risa Ontiveros. Pagpapakitaan niya ng kawalan ng respeto ng China sa international law. Sabi naman ni Senador Jinggo Estrada, hindi katangkap-tanggap na paulit-ulit ang paglabag ng China sa international law. Ang bagong insidente ng harassment, nataon sa ginawa namang protesta ng Vietnam laban sa pelikulang Barbie dahil sa pagsama nito sa imahe ng 9-dash line ng China. Una lang sinabi ng Permanent Court of Arbitration noon pang 2016 na walang basihan ang kontrobersyal na 9-dash line. Sa bagong Hollywood film na Barbie tungkol sa buhay ng mga manikang sina Barbie, Ken at kanilang mga kasamahan na pinagbibidahan ni Margot Robbie at Ryan Gosling, lumabas ang 9-dash line. May isang eksena sa pelikula kung saan nakatayo si Barbie sa harap ng isang mapa ng mundo. At sa bahagi ng Asia, may makikitang mga broken lines. Dahil dito, pinaban na ang pelikula ng bansang Vietnam, isa ring claimant sa ilang bahagi ng South China Sea. Dito sa Pilipinas, nanawagan si Senator Francis Tolentino na iban na rin ang Barbie movie. Sa isang pahayag, sinabi ng MTRCB na i-review nito ang pelikula. Bago nito, ilang sikat na Hollywood films na rin ang inireklamo dahil sa pagpapakita ng mapang may 9-dash line, kabilang ang Abominable at Unchartered. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.